Siyempre, unang-una sa lahat, pagka mag-top coat clear tayo, mas advice ko na gumamit tayo ng mga urethane top coat clear. Bali dito meron tayong urethane top coat clear na ginamit natin yung K92 na brand. So napakagandang gamitin ito kasi hindi na to need kailangan ng lagyan ng thinner. Bali dalawang component lang yung kailangan natin, which is itong catalyst o yung tinatawag na hardener at saka yung kanyang pinaka base na clear coat. So ito yung kanyang catalyst. Hindi kasi pwedeng walang ganito mga repaps, dahil pagka walang ganito is hindi makikure yung ating top coat clear. Hindi yun matutuyo pagka walang kasamang catalyst. So kailangan talaga is yung kanyang mixing ratio dito is 3:1. So itong base na clear at saka yung catalyst o yung tinatawag na hardener. So 2-3 full coats yung pinaka the best na kapal ng coat natin dito mga repaps. Pagkatapos is meron tayo 10-15 minutes between coats mga repaps. Kailangan natin ng interval time para hindi siya manulo o maiwasan yung may magluha na top coat clear. Pagkatapos is 40 minutes is pwede na siyang mahawakan, no? Yung kanyang pinaka tack free is 40 minutes at meron tayong 20 hours para ma-fully cure yung ating top coat clear mga repaps. Pwede na talaga natin yan na isalpak na sa ating mga motor pagka natuyo na at narits na natin yung 20 hours na drying time. So bali napakasimple lang ihalo nito mga repaps. Ang pag-mix nito is kaya na sinabi ko kanino is 3:1. Tapos paghahaluin lang natin at ready to go na tayo para mag-spray ng top coat clear. So ganyan lang yung kasimple mga repaps. Bali, siya nga pala mga repapips na kapag mag-mix kayo, maghahalo kayo ng top coat clear is i-make sure nyo na saktuhan lang yung ititimpla nyo. Dahil pagka tinimpla nyo lahat yan is hindi nyo na pwedeng gamitin yan after 6 hours or 8 hours is magjijelis kasi yan. Maninigas yung top coat clear na sumobra, hindi na natin yan magagamit. Bali kapag ka nag-start na kayong mag-spray ng ating top coat clear mga repaps, kaya nyo lang itong moves natin na dapat is dulo to dulo yan ha? At saka isang stroke lang yan mga repaps. Huwag na natin yan ulit-ulitin dahil pagka inulit-ulit natin, kinapala natin agad yan is maaaring manulo yan. So pwede naman natin yan ulitin after ng interval time na binigay ko kanina na 10-15 minutes bago tayo mag-apply ng second coat. Sa spray gun naman mga repaps, gumamit ako ng Euromax na brand na F75 na merong na-sell na 1.3. So napaka the best nung 1.3 pagka mga pavings cover lang yung gagamit mga project na ispray natin mga repapips. Bali around kulang sa 1 foot yung ating layo ng spray gun dito mga repapips. At yung pressure na hangin natin dito is naglalaro lang sa 16 to 25 PSI. So hindi na kailangan ng sobrang lakas o sobrang hina. Kailangan saktuhan lang. Matatansya mo naman yan kapag ka nagbubuga ka ng mga repaps. Pwede mo yan i-adjust sa spray gun mo o kung meron kang regulator na naka-attach sa ating spray gun. Basta i-make sure mo lang na bago mo ibuga yung ating top coat clear is i-practice mo muna yan sa isang tabi mga repaps. So kung meron kang karton dyan is i-practice mo muna yung hangin na lalabas bago ka dumiretso sa project na pinipinturan para hindi mapalpak yung ating project na ginagawa.
bali, isa pang advice ko mga Repa Pips na kapag magta-top coat clear kayo is i-make sure nyo muna na bago kayo mag-start mag-top coat clear is i-make sure nyo, number one dyan is napasadaan nyo muna ng papindilian na 1-2 grit yung ating baseball. So, kailangan sa baseball pala, syempre hindi na yan nagkakalaman si makinis na yan at marinis na yan bago nyo i-start na bugahan ng top coat clear. So pagka nagawa nyo yan at you retain yung ginamit nyo na top coat clear is kahit natuyo na yan ng ilang araw is makintab pa rin mga Repa Pips. Bali, ganyan lang yung secret niya, napakadali lang, di ba? Sa mga paguhan na pups natin dyan na nagtatanong sa atin na bakit daw yung kanilang top coat clear is you retain din naman daw yung ginamit nila, Hansel Brand OK92 is hindi daw natutuyo. Isa lang yung dahilan dyan mga Repa Pips is nasobrahan niya ng thinner at kulang yung inyong catalyst na inilagay. So dapat sundan nyo yung tamang ratio para hindi kayo mahirapan sa pagta-top coat ng inyong mga project na pinipinturahan. Bali, hanggang dito na lang muna at salamat at magandang buhay sa inyong lahat mga Repa Pips.